si Palmy D. Militon, 67 years old, na nakatira sa Barangay Libas, Bangaklan, isang retired government employee. Ang asawa ko po ay si Jocelyn Militon, isa pong 69 years old, na nakatira din sa Libas, Bangaklan, na isang PNP retired employee. Kami po ay may apat na anak. Bilang magsasaka, ako po ay maraming naranasan. Sa apat kong mga anak, may financial problem kami lagi. Hindi sapat yung mga income namin sa salary. Kaya ginawa namin na mag-asawa na magsaka na lang. Hindi sapat yung salary namin mag-asawa. Wala kami ibang sources na kukunan kundi yung farming lang. Nagtatanim kami ng prutas. Hanggat maari, gusto namin i-full namin yung oras. Pero hindi eh. Kulang. Kaya napasadyos na lang namin yung kung ano ang produkto na may dagdag sa aming salary. Yung farming yung nakatulong sa aming. Nakilala ko po ang ATI nang ako ay sumali sa Farmers Association of Aklan. Ang president namin si Sir George Bautista. Sa weekly naming pagmi-meeting sa aming OFAA, Organic Farmers Association of Aklan, diyan ko natutunan yung mga organikong paraan para sa pagsasaka ng rice. Kaya hinikayat ako ni Sir George na maging learning site daw. Kaya ako po ay pumunta sa opisina ng ATI Bangaklan at ako po ay binigyan nila ng forms para isubmit sa kanila for approval. Ako po ay maraming training na dinaluhan nang ako ay nasa ATI. Doon ko na nalaman ang paraan para i-buffer zone yung sakahan. Dahil yung sa kabila, yung ginagamit nila ay commercial pesticides. Kaya yung buffered zones, ginawa ko at tinaniman ko ng kakawati ang dike para yung commercial pesticide o insecticide hindi makadating sa farm namin. Dahil naging learning site ako, ako po ay na-require ng ATI ng kumuha ng trainers of trainers. Kaya ako naging accredited as farm school. Marami ako natutunan, natulungan na farmers dito sa District 1 ng Aklan. Natuto na humawak ng high-yield farm machineries. Tsaka dito ko sila naturuan kung paano matuto na maging teamwork yung mga pamilya nila para sa farm nila. Umpisa ng October 2019, ang training ko ay 42 batches, equivalent to 1,200 participants. Ang mga trainings ay binasi ko sa Module 1 and 2 from K-Check 1 to K-Check 9. Ang mga trainers ko po ay 10. Ako ay nagpapasalamat sa ATI, sa DA, sa TESDA, sa Farm Tourism. Noong 2016, kami po ay nagawara na Most Outstanding Farm Family in Region 6. Then, 2018, nagawaran din kami na Most Small Farmer of Region 6. Then, Farm Tourism kami noong 2018. Tsaka, nakalimutan ko pa,
2016 kami nag learning site accredited. Tsaka 2019 yan nag TESDA accredited na kami ng Aklan. Ang future plan ko sa learning site at sa farm school, gusto ko po na matutunan pa ng mga farmers yung mga teknolohiya na hindi pa nila na tututunan sa farm school. At saka gusto ko rin maging leading yung farm schools ko sa whole Aklan. At saka yung learning site naman ay gusto ko po ay maging matatag. Ang mapapayo ko po sa mga farmer na kung gusto nyong maging katulad ko, kayo ay maging matyaga. Kayo po ay kukuha ng mga more trainings sa iba't ibang mga agencies para kayo ay matuto, makakuha ng skills, yung mga technologies, mga organic inputs na gagawin ninyo. At saka, dapat kayo ay maging masinop at huwag kayong maging madamot.